567 tao ang tumanggap ng libreng serbisyo medikal, dental at mga gamot sa medical mission na isinagawa ng mga Adventista sa Sariyaya, Quezon. Ang libreng gamutan ay hatid ng medical team mula sa Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference sa koordinasyon ng Central Quezon 2 District. Si John Paul Belda para sa report. Upang mapagtipunan ang mga nangangailangan ng medical, optical, dental at surgical services, isang medical mission ang sinagawa dito sa Sariyaya, Seventh-day Adventist Church, Quezon. Ang medical mission ay sinagawa sa paligid ng bagong gawang simbahan ng Seventh-day Adventist sa Sitio Balubal, Sariyaya, Quezon at naisakatuparan sa pamamagitan ng Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference Medical Team sa pangunguna ni Pastor XP Figalan, Health Director ng South Central Luzon Conference at pakipag-ugnayan ni Brother Abel Esmilio at Pastor Gershon Rivera Jr. Naging possible po ito dahil sa una, kulang-kulang na apat na taon na namin ginagawa at pamakita ng aming isang masiglang coordinator si Sister Aaron at pamakita po ng tulong ng SSD at saka ng SCLC. Pakahalaga po ng layunin po ng ating pre-medical dental unit ngayon. Ito po ay inorganize ng ating pong mga kapatiran dito po sa district ng Central Quezon 2 at ako lang po ay pinap at para po may prepare yung mga personnel po natin ng mga doctors. Pinubuo ng 28 na mga doktor at staff na paglingkuran ng 179 na pasyente sa dental, 94 na surgical, 154 medical check-up at 139 na konsulta sa mata na napagkalooban ng libreng salamin. Sa kabuuan, 567 na pasyente ang nabiyaan ng libreng gamutan kasama na rin ang mga libreng gamot. Naging maayos at organisado ang pagsasagawa ng nabanggit na medical mission sa pamamagitan ng paggamit ng mga color coding at registration forms upang malaman ng mga pasyente kung saang section sila tutungo. Dilaw para sa vital signs kagaya ng temperatura, oxygen level at screening. Rosas para sa medical check-up. Pula para sa tuli, green para sa bunot ng ngipin, blue para sa magpapatingin sa mata, at puti para sa mga staff, seguridad, at nangangasiwa ng pagkain. Ang lahat ng ito ay resulta ng magandang ideya ni Sister Flor Dagos ng Sariyaya Church at Central Quezon 2 District Officers sa pangunguna ni Brother Tony Obon. Marami pa ang nangangailangan ng medical na atensyon, kaya naman ang programa gaya nito ay dapat mabigyan ng pansin upang patuloy na maging malusog ang pangatawang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ngayong magatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si John Paul Belda, nag-uulat para sa Hope Today and TVC.